trabaho. Ayun po. So, kailangan po natin is 1,000 grams of bread flour or 1 kilo na bread flour. Kasi po, every 1,000 grams is equivalent to 1 kilogram po. Okay? Then, 180 grams sugar, 15 grams salt, 15 grams yeast, 50 grams milk powder. So, milk powder po, pwede pong Alaska o Bear Brand po. Masarap naman po. Tapos, 40 grams margarine and 70 grams shortening. Halimbawa po, wala po kayong margarine and shortening. So, pwede na po yung 110 grams of butter. So, yun po yung equivalent niya. Pareho lang po yung lasa ng butter. So, halimbawa po, wala kayong margarine and shortening. So, pwede na po butter po. 110 grams of butter. And then, 550 ml water. Then, 2 grams yellow powdered food coloring. So, kung wala po kayo mabiling powdered food coloring, so, mga about 1 tablespoon po na yellow po na food coloring. Kung wala po kayong powder na mabili. Okay, so, additional color lang naman po dun sa atin, sa bread natin. Okay po. Tapos po, ito po yung procedure natin. Okay po. Mix all dry ingredients in the mixer. Then, add the liquid. So, para po hindi masyadong marami yung gamit sa isang mixing bowl, magsama-samahin na po natin yung dry ingredients doon. Okay po? Tapos, then mix about 2 minutes, then add the butter. Okay, so, turn po ng butter, continue mixing hanggang 8 to 10 minutes hanggang maging fluffy po yung ano natin. Check po na lang po niya, iikot po ang super table ninyo. Okay, tapos po, skin at desired dough weight, kung gusto nyo po, syempre, mas malaki. O kung pa-commercial na po yan, kung gusto nyo, hindi ba mas maliit. Okay? So, nasa inyo po yan. Pero gagawin po natin is about 60 grams. So, then, rest for 15 minutes. Then po, flatten each dough. So, ipo-flat po natin yan. Sabi, nakakat na po natin siya ng 60 grams. Then, ipo-flatten po natin, then ipo-brush ng butter. So, after brushing, iro-roll po natin yan. Gagawin natin snail. So, mahaba na po siya ganun. Then, papaikot po natin yan. Then, i-rest po natin siya for 2 hours po. Okay? So, gawin na lang natin 1 hour. Masyado na bumabay. 2 hours. Pero, pwede nyo naman po isagawin ng 2 hours. Depende na lang po dun minsan kasi sa yeast na ginagamit nyo. Tapos, yung yeast po pala, halimbawa kung pambahay lang naman po yung baking nyo, hindi pa naman pa commercial, bilhin na lang po kayo ng maliliit na packaging na yeast. Kasi po, ang yeast naglalast lang po siya for 1 week. Okay, so hindi nyo po siya ma-stack ng ganito. So, halimbawa po ito, 1 week na. So, hindi po natin ma-assure kung mag-aalsa po yung bread ninyo. So, 1 week lang po. Huwag po kayo bibili ng malamihan kung hindi naman po nyo madalas ginagamit. So, meron naman po legit ng packaging for yeast. Next po. So, after po natin ma-rest, and then i-bake po natin siya at 325 Fahrenheit for 10 to 15 minutes. Okay? Tapos, yun po, syempre, depending pa rin po on the size. Grams po, 60 grams po hanggang 10 to 15. So, after po nun, i-cool down lang po natin siya. Then, brush with buttercream. Yung buttercream po, is a mixture po na